dahil umabot na tayo sa ating drafting, nag-agawan na or nagtanggalan na agad ng mga heroes na talagang ginagamit nila. Yeah, tinanggal yung Barats, tinanggal yung 1-1. High priority yung Barats sa Todak ng last few games nila. And even yung 1-1 na pwedeng ilagay nila sa kanilang marksman, there's your savior ban. Ngayon, open ang Julian na nakita natin yesterday kay Mr. Albert na pinag-usapan natin bagay sa playstyle niya. Kasi instant dive, so yun yung mga ayaw ngayon ng Todak, kaya tinanggal nila agad si Ling. So para ngayon sa RRQ, aalisin din naman nila si Valentina. If I remember it correctly, isang beses pa lang talaga na-open si Valentina dito sa MSC 2022. Yeah. Yung nakalaban. Tayo rin ata nag-cast. Tayo rin yata nag-cast nun kung bakit RSG ata. Sinatran natin kung bakit na-open. Oh, binigay. Oy, ang ganda ng band sa Akai. Sobrang lupet ng Akai ni Albert. So open ang Julian, Esmeralda is also open. Mukhang pick your poison itong dalawang teams na to. Beatrix also Beatrix is up for the taking. Yeah. Pili ko maganda for RRQ na Beatrix kasi si Todak din is sa mga strengths nila in terms of their team. Pero Franco. Ay, yun ang maganda dito. Franco pala. Ay, nagulat ako doon, Jamil. Wow. First pick, very interesting for RRQ. Kasi sila yung klase ng team na more into clash. So mas gusto sana nila ng mga heroes na high damage. Taas ang win rate. So if ever pipili ka ng Franco, ine-expect na nila dito yung probably Karina pick or mga pwedeng manggulo sa jungle. This time, Todak, pwede sila mag-knockout siguro. Pwede sila mag-eve. Oo, pwede sila mag-eve. Kasi nag-eve sila ng isang araw. Eve Esmeralda. Eve Esmeralda. Usually, alam niya mga ino-omen yung mga yun eh. Ganyan talaga usually na-open. Kasi Esmeralda ngayon, di ba sabi natin kailangan pero tapatan. Pero bang, ayan, ito mapatay sa Eve. Yung back siya, ito yung pantapat mo sa Franco. Yes. Yan yung pantapat. Kasi ganyan din yung ginawa, at nakita natin ng MPL Season 9, kinontra ng RSG yung back siya ni Ryzen kasi laging pinangsasalo lang kumbaga. So alam na natin agad itong back siya ay mapupunta sa jungle ng Todak and si Moon ang gagamit ng Eve. Kailangan nila ng pang-cancel. Feeling ko kukuha ni Julian. Julian eh no? Kay Mr. Albert, magandang pang-combo sa isang Franco. The Beatrix is still open. So hindi tayo magtataka kung Beatrix to or and maybe something na pang-counter nga doon sa Eve. Kailangan mo ng someone na papasok doon sa Eve. Ayan, sila Esmeralda. Esmeralda and Julian. Yeah. So napakaganda ngayon ang latag na ating mga teams for RRQ in terms of the drafting. Yeah. Naisagot na sinasabi ni Manjin na kailangan na may tumatalon doon sa may Eve. And even for the Julian, alam mo kasi, for RRQ, yung Julian, pwede pa nilang gamitin sa ibang lane. Yeah, and bagay na bagay siya. Up against din dito sa probably an Eve kasi kaya niyang mag-sword papasok. This time, ang magiging sagot ng Todak ay, you know, binigay na nila Popol and Koopa for the side of Todak. It's been a while since nakita natin a good counter to the Franco using the traps. Malalaman mo rin saan pwedeng mag-ambush ang isang Julian para dito sa side ng Todak. Alam mo, for Todak, ginamit din nila yan kahapon sa laban nila and yung utilization dito ng Weapon Master actually ni Chico. Pag sinabi mo kasing Todak, parang lahat na ng marksman hero, hindi mo pwedeng lahat, i-disregard kahit Layla. Mia nga ginamit nila ng M3, so hindi na tayo magugulat dito. Pero ngayon for the side of RRQ, kulang pa sila ng pwedeng pantapat dito sa laning against this sa Popoling Koopa. Pero pwede din silang kumuha ng burst na hero na pwedeng pantapat dito sa Eve. So either burst or a hero that could also set up a tempo. Yeah. Kailangan nila ng someone na magsishred, no? Mm-hmm. Magsishred agad doon sa back siya. Magsishred agad doon sa Eve. I think yung Beatrix depende pa rin kung pipiliin kasi nandyan yung isang Popol and Koopa na harangan lang yung sniper. So maybe carry? Pwede carry. Actually, napaganda ng carry. Uh-oh. Kasi aaray dito si Popol and Koopa even for the back siya. Although or Brody, maybe? Brody pick? Brody or carry actually para dito sa RRQ kasi kailangan nila ng high damage. Pasok na yun sa Brody and kailangan nila ng tutunaw at lulusaw kumbaga dito sa tanky heroes ng Todak, which is carry. So for RRQ ngayon, pinag-iisipan nila na maigi kasi crucial din yung next two heroes na ilalabas dito ng Todak dahil yung tatlo pa lang parang hirap na agad i-penetrate ng possible na triangle formation or yung pinaka-formation na rather. Pero actually kasi yung tinatarget ng Todak is the mid lane. I like the Estes ban para sa side ng RRQ. Kasi ibig sabihin nito, ine-expect ng RRQ na pwedeng magsama-sama ang Todak. Kaya naman,
alam nila na magiging strength yan ng isang Baksha, magiging strength din yan ng isang Popol and Koopa. Medyo may pagka-OB time variant ang dating. Kasi yung Todak dito, since heavily relying sila on the marksman, mas maganda na magkakasama sila. And for Todak naman ngayon, kailangan naman nila ng pwedeng pantunaw against the Esmeralda. Tams. Yan na. Kala ko magdadirot eh. Kala ko din eh. Ang maganda pa dito, pwede pa nilang baguhin. Kasi nakakita tayo ngayon ng Tams na jungler, pero most probably it will be, or pwede pa nga tank eh. Tank no. Baksha. Pero most probably kay Momo's hero na to. Most likely yung Baksha, jungle na yan eh. Jungle na yan. So ang inihintay dito ng Todak ay isa pang position 5 that mm-hmm. can help them, natutulong dito sa rotation ng isang Baksha. Grock is open. There's your Claude. Lancelot ang pinili ng RRQ. So ano to? Nag-flex sila ng Julian. Oh, yan. Yung sinasabi natin, pwede pa nilang ilagay si Julian sa ibang lane. So meron na silang burst. Instant kill dito pag pumasok yung Lancelot. Kailangan nila ng sasama doon sa Baksha. There you go. Hindi tank yung Baksha, kundi position 5 nila yung Rafaela na susuporta doon sa mabilis. Kasi pag Baksha ka, kailangan mo ng extra pa na mabilis na sasama sa'yo. Ang daming slows sa side ng Team Todak. Oh, pero napakadaming slow na ating dalawang teams in terms of the lineup. Same goes with the side of RRQ, pero tingnan natin kung ano nga ba mangyayari sa laban dahil ipapasa na muna natin sa ating mga napakagwapong caster na si Midnight at si Wolf. Maraming salamat PPD, ang pinakapaldong duo. And tama. Welcome dito sa laban ng RRQ at Todak. Napakaraming storyline na nabanggit ng ating mga analysts. Launch na ever since daw, si RRQ ang naglalaglag sa Todak. Yep. Pagkasama ni Chantel at ni Manjin si Butters, yung PPD naging PPT. PPT. Oo. Pinakapaldong trio. Yan. Tatandaan yan. Yan ang tatlong pinakapaldong casters. Tama. PPC. May sarili silang organisasyon. Okay guys, ito. Sobrang saya namin kasi nakita natin yung Lancelot. Bakit pwede yung Lancelot? Kasi walang hard lockdown yung Todak. At yung Baksha na jungle, pag nag-jungle emblem yung Lancelot, kakayanin. Oo. At lastly, may Popol and Koopa. So, feeling ko masayang masaya si Albert. At sinabi niya sa coach niya, Coach, piliin mo na. Oo. Pag di mo pinili, wala. Magtatampo ako. Kaya maganda rin nakita natin yung Lancelot ni Albert. Kasi for the longest time, sinasabi natin, Wolf, na si RRQ Hoshi, lagi dapat naglalaro sa comfort nila kasi mechanical-based talaga. Yung, alam mo yun, parang lahat ng pampanalo nila, nagbe-based talaga sa mechanics ng mga player. And right now, maganda yung match-up. Although, we would say na Todak, in a macro sense, parang nasak nila yung advantage kasi ito rin yung pinampanalo nila laban sa Omega. Kasi di mo kaya macro yun, nahatak dito si Chico. Eventually, nandito na si Momo. Na-dutch lang ng BMI. Nice movement coming out from Skylar, who is now playing para sa RRQ Hoshi. Hindi natin siya nakita no first round para sa RRQ Hoshi. Oo. Sit out muna si idol natin na si Lemon. Oo. Kuya Lemon. Di naganap ng hook and that's kay Momo. Pero syempre, hindi naman nila igugo ang hindi Baksha. Napuwersa nila yung ultimate do at mukhang igugo dito ni Momo. Gusto niyang kumuha ng kill kay Vin pero may flicker kasi yan. Parang masulit yun ah. Mas nasulit kasi na-force nga naman. Pero eto si Albert. Nakita si Formaze who actually plays the Tams. Going up against the Esmeralda na alam naman natin ay lalamang ko 1v1. Kaso ginagawa dito ni R7, proxy, parang kinat niya dito. Oo. At mukhang sila pa yung lalamang sa turtle fight. Isang buong level yung lamang ni Esmeralda versus the Tams. At alam naman natin na talaga si R7. Oo. Sobrang galing na explainer niya. Looking for dagger 3 para kay Albert. Lista mo na yan. Eve will the ultimate R7 sa may likuran. Oh. Pero ito yung hatak para makancel yun. Kinagat nila. Kaso yung Julian will be taken out. In comes the Tamos counter Inferno. R7 versus 3. Pero tatakbo lang niyan. Fun run meta is real, mga kaibigan. Takbuhan talaga pag tinignan nyo ang lineup ng Todak. Tatlo yung nakasprint. Actually, hindi. Dalawa lang pala. Mukha rin sprint yung hawak ni Formis. Pero Vengeance pala. Pero yun nga, RRQ Hoshi, they've secured the turtle here on their side. Sabi nga ni Wolf kanina, Lancelot ang pantapat nila sa Baksha para sa jungle emblem, but alam naman natin na yung second skill or yung Thorn Rose retribution combo talaga ay napakahirap kuhaan ng objective book doesn't connect. Yep.
Nakita natin dito na mukhang lumamang si Skylar, level 5 na siya, level 4 lang si Chico, at na-push din niya yung lane. Ngayon na mayroong Avarice tapos hindi pa namatay yung Claude at 3 minutes at lamang siya ng level sa Popolin Kupa. Feeling ko nakakatakot to. Nakakatakot to. Ito yung ano eh. Nag-boots pa pala. Tapos dumaan pa siya ng steel flicks. Okay. So, pakunin. Expect natin mga around 4.25, mga 4.30 yan lalabas yung DHS ni Skylar. Pero, kinamit na ang ulti dito ng ating Rafaela. Actually, dahil dyan mabibigan si Clay. Biglang nahanap lang din ang Toad up. A very good pick-off at mukhang transfer sila papunta dun sa top lane. Meron kasing speed boost yung Rafaela. Pero alam ni Skyler, hindi alam yata ni Skyler. Pero meron siya BMI. Blood naman daw siya. Blood naman daw. Abutan pa rin yata at mula siyang BMI. Naka-split siya. Ayun ang maganda. Meron siyang split. Fun run meta is indeed real. Nakipag-microhan pa. No? Tsaka ano niya, kabisado niya yung cooldown ng BMI. Sabi niya, kalma lang kayo. Within 3 seconds naman, meron naman na kagad. War Axe is now available for Albert. Pero alam mo, Wolf, ang napapansin ko rito. Ito si Toda, parang kumukopia ng Filipino team eh. Nakita ko na yung ganito laruan eh. Wala pang 5 minutes, 5 na yung nasa mid. Oo nga eh, no? Parang nagbabanding eh, no? Kung saan-saan. Madedepensa ni Skylar itong top lane. In fact, itong Toda, hindi naman ganun kalaki ang nakuhang lamang ng RQ Hoshi. Pero si Albert yun lang nakanakaw dito. Kami na rin natulong ni R7, sabay kuha dun sa may turtle. Hindi nag-go dito si R7, pero meron pa siyang sprint. Tumalon si Formaze. Momo nagharap ng angulo this time. Pero si Formaze may Contrate Inferno gagamitin. Kaso yung turtle pa rin! Masesecure ni Albert with one. In fact, 2 levels of advantage over the back siya. Yep. Naman natin na sobrang hirap talaga kuhaan ng turtle or ng objective ng Lancer at bottom lane. Si Formaze. Eh na, sabi niya, kanina, okay, sige, pumabor ka, lumamang ka ng konti. Pero ngayon may corrosion site na ako. Kaya pa yung nakakalain. What a snag mula kay Vayne na po tayong kill doon sa may Rafaela. And ito na, si Albert ginagamit ang lahat ng puncture na available sa kanya. Ginamit pa rin yung orange buff para gapangin Nuke Eve. Pero hindi pa rin siya makakaw ng patay. In fact, ang makakaw ng kill ng triple kill ay si Clay matapos niyang ubusan ng buhay. Wonderful usage of that puncture, pero hindi maging possible yon kung hindi dahil kay Vin. Grabe, man. The mechanics of RRQ Hoshi, kakaiba talaga versus Todak. Pinapakitaan tayo na hindi sapat ang copycat imitation ng blacklist dito for Todak. Pero to, muntik pa mamatay si Albert. Tinamahan siya ng stun. Nang huli pa pati ni Rafaela, pero mabubuhay pa siya. Skylar, kung siya mauntog dito ni Baksha. Yup, and makukuha sila ng push. Julian will be taken out. Shutdown actually si Vin naman ang pupuruan ng Todak. They will get 2 kills across the map. Mukhang top lane din ang kanilang gustong i-push. Kaso wala silang minions nakasama sa ngayon. Hinahunting, nagma-minesweeper ang Todak. At hindi nila abutan yung clone na nakapag-tipi na. How about that? 14k damage then. Sunod yung 12k damage then. R7, imagine mo dapat eagle siya. Oo, pero kinakaya niya. Again, this is typical R7, the mechanics. Pero of course, yung kailangan din intindi ng Todak is yung assassin or yung hero na gamit ni Albert. Again, may mga rules ka na hindi mo pwede gawin kaya, hindi mo pwede i-break pag kalaban mo ang RRQ. So ito yung testament na kailangan na testingin naman ng Todak. Ginagaya na nila yung ano eh, yung best gameplay ika nga. Na nagsasama-sama sila pero they're up in the face of the assassins. Yep. Actually, lahat eh. Pati nga yung Franco ni Vin eh. Oo. Comfort para sa RQ Hoshi talaga nakita nila. And this is just game number one pero mukhang it really looks like a massive outplay mula sa RQ Hoshi. Third turtle ng ating laban, nandito si Albert. Lamang pa rin siya ng levels, tatlong levels kay Momo. So very unlikely na makakontest sila dito ng turtle. Indeed, mapupunta yan sa RRQ Hoshi. Ooh, this is such a big disparity on the junglers here. Magiging importante to mamaya, lalo pa pag sa gear ng Lord. Todak really needs to address this disparity that is coming from the jungle. And actually, dami na natin yung ano, yung marks. Man, kasi level 8 lang si Chico and I'm pretty sure lamang din sa gold si Skylar kasi it does reflect on the gold lead na meron ng RRQ Hoshi. Even though pantay ang kill score, 2.5k yung hawak na dagdag pa sa side ng RRQ. Vin with the conceal, hindi niya abutan yung Popolin Kupa. Pero this might look like an easy tower for RRQ Hoshi. Nandito yung mga members ng Todak, nakahanda na rin yung BMI. Konting normal attack at matik. Bokwa mo na nga yan. Well done, coming out from Skylar. Samantala mga pag-back din siya dito, Momo nakita dito si Vin. Hindi pa mag-commit ng ultimate sa ngayon. Skylar, konting poke. I'm not entirely sure kung ano na yung mga set of items niya, pero ang gudasun na madami. R7, yun ang kagandahan sa sprint talaga. Hindi mo talaga mahabol.
Golden Staff na ang available para Scanner. Susugod pala si R7 dito against 4 members ng Todak. Pero alam niya, dito si Albert na medyo malapit. Ito na, si 4 Maze. Ginagamit niya advantage. Tinibigay pa, alam niya! Rumi recall pa! Rumi pa! Ito na si Vin, mayroong ulti flicker. Skylar! Doon sa even, in comes Skylar with ultimate blazing duet. Albert, go! Ginamit para mapaback dito yung Claude. Nag-abol dito si Clay. Ay, nakainakap! Nahuli nga isang kill na additional. Pero hindi pa nila matatapos dahil may flicker. R7 masyadong aggressive. At mapapunish ang mga members ng RQ Hoshi. Nagsimula doon sa hook flicker ni Vin. Pero medyo napasama pa doon yung RQ Hoshi dahil core hero yung binigay nila. No, unfortunately, si Albert medyo kailangan mag-warm up muna sa Lancelot. Taubusan siya ng puncture. Pero muntik lang naman siya namatay. Pero that is still a very great recovery here from Todak. Same ba na naman yung gold lead. Pero main problem right now ng Todak is si Skylar. Kanina pa nagpa-farm. Oh no, Albert. Kaya mag-ingat. Nice dodge at naka-double puncture pala yun. Mechanics. Mechanics talaga. Mechanics, mga kaibigan. Micro-mechanics. Pero ito, Lord is up. Todak, nakapwesto si 4 Maze dito sa area na ito. Kita niya yung gustong gawin ng RQ ship. Pero napakataas ng damage output ni Albert. Naku, nakagad yung Lord. Uy, hook! May nahook nga dito. That's gonna be the backshot. Mukhang pupuproan na nga nila. They will take out the backshot this time. Samantala si 4 Maze nandun. Si Skylar, sobrang aggressive. Pero pwede naman din kasi may BMI na nakatago. At yung control ng RQ Hoshi, bukod sa level advantage ni Albert, yung mapa na control nila para makuha yung Lord na yun. Grabe. 4 levels advantage on Albert. Ganito mag-jungle Momo. Oh. And RQ Hoshi, pina-farman lang nila ang Todak. Late game is the name of the game. Claude ang hawak nila yung si Skylar. Napakalaki ng farm niya rito. And do take note, ang ganda ng usage niya ng mga BMI. Laging pang-back kasi alam niya, hindi niya kailangan maging aggressive. Correct. Pero tatamaan siya dito ng stun. Does have the sprint sa ngayon. Gagamit kayo meron ng stun. Puti na naman dito. Waterbury game. Multi-win pa na launch! Well done! And may mauhook pa nga dito. That is gonna be Yums. Hindi pa mo yun mapapatay. Pero dito si Clay, hindi niya matatapos yung kill. Kailangan niya mag-dash papunta sa kaliwa. Walang namatay mula doon sa Todak. But how about that? Skylar tinatch yung dapat stun ng real world manipulation. Oh my goodness. Ang ganda ng sequence of events. Kinonceal ni Vin para hindi matira ng Todak. And after that, dun sa pinakadulong range ng real world manipulation, ginamit yung BMI. Bumagsak na yung ani, yung pinapabagsak ni Eve. Oh. Tapos hindi pa siya inabot. Alam mo yung Todak na yun, nararamdaman nila. What is this? Oh. How is this possible? Yung swipe yun eh. So nakita nyo, hindi ganun kabilis yung swipe. Hintay mo kasi muna matapos yung action mo bago siya mag-lip. Pero si Albert, mabibigyan dito. Ooh. That's gonna be a kill. Finally, magandang break para sa Toda. Kahapulin si R7 dito being slowed down. Nakagat na nga rin. That's not good. Nahook naman sa likuran. Ang damage mo lang, Scanner. It's gonna be enough. R7 survives. Samantala itong si Tamus. Gumugo dito sa membro ng RQ Hoshi under the turret. Pops the Vengeance. Kinailangan mag-back. R7, round number 2. Ito si Clay. Napatalon dito si 4 Maze. Hindi nila tutuluyan sa ngayon. Dahil wala na sila masyadong spells. And RQ Hoshi nakakuha pa ng isa dahil sa hatak ni Vin. Oo, they lost Albert. Pero alam mo yung hook ni Franco kanina? Literal, parang ano yung Red Sea? Sa gitna dumaan eh. Trending the needle. Grabe! Shoot na shoot. And si Skylar sabi niya, guys, di ako lalaban. 11 minutes pa lang. Nag-farm! Sabi niya, no need. Hindi na natin kailangan lumaban, guys. And look at this. Player's gold, napakataas nung hawak na gold ni Skylar, pati na rin si Albert. Although si Chico at si 4 Maze, hindi naman ganun kalayo. Umaabot pa rin sila sa farm ng RQ Hoshi. Pero again, yung late game damage ay pumapabor sa RQ. Si Chico kasi nakakuha din ng isang kill, particularly kay Albert. So yung nakakuha ng last hit na yun. So that's a big boost dun sa gold niya. Yep. Overall, para sa Todak, ito na si Yums. Nakakuha na siya ng kanyang Dominance Eyes. Perfect against all physical ng RQ Hoshi. Ang pinaka-magic damage kasi coming out from Clay and R7. We'll see. Albert. Nagamit na nga dito. Nag-poke ng ote. May nahatak sa may flicker. Sabay kagat. Alam mo na, ilista mo na. 4 Maze will be shut down by the members of RQ Hoshi. Kasama na rin yung Torre sa pagkuha ng damage. Conceal play for the aggression. Coming out from RQ Hoshi. Lord is available. Sabay may napag-push pa sa top lane. Nandun din si R7 para mang scout. At mukhang maganda ang pwestuhan ng RQ Hoshi this time. Albert level 15, Momo level 11. Grabe yung accuracy ng Iron Hooks ni Franco dito. Vin is literally the threat against Todak. Bawal kang lumapit, Wolf. Isang maling apak mo lang, babagsak ka agad, mauhuli ka ni Vin. Yep. Kahit yung mga boost play na pag-abang mo as Todak, kailangan medyo creative ka kasi ginagawa dito ni
ni Vin. Kung papansinin mo yung angulo ng ano niya, ng hook niya, madami yung tatamaan dun sa bush. So kailangan mo din talaga mag-ingat. Enhanced Lord, kung hindi ako nagkakamali, para dito sa RQ Hoshi, that means meron to nung talon. Yep. Kuha nila yan. Actually, nag-spawn yan ng 12-11. So probably okay. The 1241, so probably enhanced Lord to. Ayan, may hampas. Ayan. Yan na nga. Hampas ka ang story. Woo! May nakatak pa naman! E-ultimate, pero mukhang hindi mapipigilan na ang damage output ni Skylar. Albert na rin, medyo nag-chip in. Samantala yung Lord, nag-push na may mid, mapapatay eventually ng Todak. R7 dun sa may top lane. Hook again, hindi naman tatama this time. And Todak makakapag-clear na mga minions sa RQ Hoshi. We'll live to see another day. At syempre, meron din kasing holy defense pa yung mga tore na yan. Another, round number 2, binagahanap. Walang makukuha this time. Pero yung tore, mapapatumba ng RQ Hoshi sa may mid. Top lane naman ang next na target ng Indonesian squad na to. Men, si Skylar, BMI patalikod, laban paharap. And sobrang ganda ng patience niya rito. Yung ibang Claude, gagamitin kagad yung Blazing Duel. Ginamit yung sprint para lang makalayo kay 4 Maze. Oh, 4 Maze. Force na kanyang Kotor Inferno. Momo hindi pa rin nakakabangga this time. It dodges coming out from Albert. Natakbuhan nila yung Kotor Inferno, pati na rin yung Shield Unity. And Todak, kailangan maghintay ng mga cooldowns sa ngayon. This is RQ Hoshi's game plan. Takbuhan lang natin ang Todak. No need to fight. Even though lamang sila sa kills ngayon, this time around, nakita na natin yung improvement kahit paano ng RQ Wolf. Kahapon pinag-uusapan natin, si RQ yung mahilig na sapak na sapak. Pero ngayon, lahat ng ano lahat ng skirmish nila, it's around objectives. Yes. Alam nila yung timing sila. They know that they don't need to fight. Ayaw nilang maulit yung mistake na nangyari sa Omega kahapon na isang team fight, maling team fight lang. Todak kagad ang lalamang. Ang dami kasing early game heroes din sa side ng Todak. And makikita na si Skylar, umuuwi pa. Oh. Umuuwi pa. Grabe naman yun. Discipline, discipline. So, itong sa Todak, kailangan mo i-take note na itong Popolin Koopa, kapag kunwari naka-wipe out ang Todak at nabuhay yung Popolin Koopa, doesn't matter kung early game or late game hero siya, kaya niyang makapag-push. So, that is one thing na kailangan i-take note dito ng side ng RQ Hoshi. Full pack na. Wind of Nature, Malefic Roar, Momo, nakita si Vin. Vin, flicker out. Samantala ito naman si Eve. Gumamit na nga ng kanyang ultimate. That's the knock-up coming out from Clay onto Yums. Skylar. Skylar sa may bandang kaliwa. Kanan, I mean. And nandito si R7. Falling Star Moon. Isa lang ito naman. That's Momo. That is a back shot. Hindi pa nila sobrang i-commit dito. Pero ito si R7. Masyadong malalim. And in comes 4 Maze. Naghanap ng agulo for that Lancelot. Albert. Albert. Using all the punctures, na-isolate nila si 4 Maze. And that is gonna be a kill para sa RRQ Hoshi. Disiplina Gaming ang pinapakita ng RRQ. Albert, sabi niya, guys, dash risk ko na to, pero binaligan niya yung Tamos sa likod. Sabi nung captain nila, guys, walang aasim. Popolin Koopa pa rin yan. Right now, objective is the name of the game. The Lord will be on the hands of RRQ Hoshi. Si Skylar talaga ayaw gamitin yung Blazing to it. Ayaw pa rin hanggang ngayon. Disiplina and patience. Tatlong turtles, tatlong lords ang nakuha ng RRQ Hoshi. At hindi lang yan, hindi pa sila nagbibigay ng kahit anong tore. Total dominance mula sa Indonesian squad na ngayon ay mayroong 12.2k lead. Grabe, parang di ako nanonood ng RRQ. Oh. Para ako nanonood ng RSGPH. Oh. Sobrang disiplina yung pinapakita dito. Hindi basta-basta nagbibitaw ng skill. And right now, they have full control of the map. Kinukuha lang nila yung jungle resources ng Todak and Wolf. Ang laki pa rin talaga ng disparity between Momo and Albert. Now, the Lord is gonna be marching in the mid lane. Todak, the question is, can they defend Vin in the front lines? Tinatapakan na ni Vin yung mga traps dito para hindi makatapakan ng kanyang mga teammates bottom lane. Papapatumba ng RRQ Hoshi. Clay! Going for the kill. Clay will take out the backshot. Sa matala, ito naman si Albert kung kay 4 Maze. Di na-touch niya si 4 Maze this time. Eve, gumamit na lang kanyang ultimate pero mag-aalis na din ng RRQ Hoshi. Marami pang minions sa pwedeng talunan. Dito si Albert gamit yung kanyang puncture. Samantala si R7 charging the Falling Star Moon this time. Clear out mula sa Todak dahil sa paggamit na ng Real World Manipulation sa ngayon. Vin! Yeah! May flicker mga kasama! Oh! Eve, take it up! Oh, at pinag-damage mula kay Albert. Ginuhitan na! Pinirmahan na ni Albert ang base ng Todak. And that's gonna be game 1 going favor of RRQ Hoshi. One flicker to secure the victory here for RRQ Hoshi. Vin on his Franco secures the win. And Wolf, gusto ko lang i-acknowledge, hindi natin nakita yung Blazing Duet still. Vin sanity ang nangyari sa laban na to. Lalong-lalo sa mahatak niya, kay, particularly kay Eve. Yep. Kasi alam naman natin, kapag talaga nag-reward manipulation,